is sunugin, tapos pariin para masira yung kailang mahaba na ginalo ni Jesus. Kaya doon, hanggang ngayon, in-place na siya sa bulletproof, fireproof. At nilabas niya, recently lang, nilalabas niya po Francis para tirakler. Yung po yung nakikita niyo po, sa chart of glory, kapatalo si Jesus, dahil alam na po, pag Good Friday, hindi siya ibalsamon, nakadikit lahat ng dumi, sugat, laway, lahat na pawis doon, at doon ang mark, nag-imprint sa linen ang kanyang mukha. Mga scientists na mga atheist, skeptics, academician, scientists ang nag-check ng authenticity ng shroud. Pero recently, yung shroud na yung nakapigit si Jesus Christ, 1940s, dumating si Sister Faustina Kowalska, isang matay sa kota, isang mystic. Mystic po, ibig sabihin, is nakikita niya po yung apparition ni Christ. Nagpakita siya sa door ng convent at sinabi niya ni Jesus Christ na igawa mo ako ng larawan. So, itong si Madre, dahil curious, nagpagawa ng larawan sa isang pintor. So, sa kola, nagpag-design, nagpag-drawing, ito ba kulay ng buho? Ito ba yung tsura ng mata? Ito ba yung ganito? Pagka-present sa Madre, yan na yan ang itsura. Then, yung mga scientists, kinumpara yung shroud of glory na nakapikit sa Divine Mercy na siya po sila. Bakit po? Dahil isa lang ang mukha ng nasa shroud of glory way back 1380 at noong 1940s na nasa shroud, nasa depiction ng Divine Mercy. It's a miracle and nobody can explain beyond science, beyond mind or reason. Only can faith can tell us. Second point po is this. Nabalitaan niyo ako siguro yung kananapan sa Mindanao. Alam ko po, iba sa inyo ng light sa aking pinos, kanina lang umaga. Hindi po ako talaga nagbabasa ng newspaper dahil puro negative ang nababasa ko po. At ayoko naman ikwento sa inyo sa misa dahil because po, ay dumating sa misa, mabibless, pagkatapos, ito po ay po pinabasa ko sa news, ay pagkakita. Pero isang pangilang po na is, pagnilayan natin sabay-sabay, ako po pumunta ng class style. At ito po, yung kaganapan, these past few days, while we are celebrating the Divine Mercy April 2. Mabathalang awa, 3 o'clock prayer. Si Jesus nagpakita sa Madre, sa mga taga-Poland at sa ating lahat, binuksan niya ang kanyang puso, lumabas ang ulan, sign ng dugo at tubig, sign ng tubig sa katawan. Diyan nag-uumpisa ang krasya ng bawat isa. Pero may kaganapan po tayo na hindi natin maikakaila. Sa kabila ng kapistahan ng awa ng Diyos, may mga tao na nanamantala. Hindi ko po ma-imagine. Kanina po yung isa po na nagsasabi ng Diyos. Hindi ko po ma-imagine as a priest. Na may mga tao na nangangailangan ng ulo instead na tulungan. Pagkain ang hinihingi. Hindi po ang kanila sa inyo ito. Sa isang lugar sa Mindanao, Kinapawan, maraming magsasaka ang apektado ng El Nino. At tuyo, wala ka may tatanin na calamity, natural calamity. Since wala ka may tatanin na balay, tuyo ang iyong lupa, ikaw, patre ng pamilya, may binubuhay na 10 anak, 8 anak, hahanap ka ng pagkain. Huwag na lang pagkayan, huwag na lang pera o kita. Hahanap ka na lang ng pagkain ng iyong anak. Hindi ko ma-imagine kung tama ang aking napakinggan sa balita na nag-rally ang mga magsasaka, farmers, tulong
denied pa at ang katapat in fairness is may mga namatay. Dumating ang tulong mula sa ibang lugar, ibang probinsya, yung tulong na branded pa na nagubulintik na. However, huwag na lang natin pag-usapan yun, hindi ko po ma-imagine. Kapatid po yun, at patid ko po yun, kapatid natin sila. Maraming doktor, maraming nurses, maraming nakabanko, maraming architect, maraming engineer, maraming mga teacher, maraming mga housewife. Pero konti ang farmer. Alam niyo ba ito ko na sinasabi? Marami sa mga seminarista po namin sa SHMI, ang mga pamilya is farmer. Sino pa magsasalita sa kanila? Sino pa po ang tatayo sa kanilang kampan? Simbahan po po, pati simbahan pinaparesto ngayon. Hindi ko po ma-imagine. Nakakabaliktad ang siguro. Ang higit sa lahat, pagkain po inihingi, bigas, pinamay pa. Nasaan ang tao? Kung tatanungin po natin, sakong-sakong sa kapistahan ng Divine Mercy, nasaan yung awa mo? Pangatlo, punta tayo sa gospel. Tatlong puntos po na isang kumbangyatin. Babalikan ko po ng exegesis at praxis. Exegesis, interpretation of the text according to its authentic teaching. At exegesis means practicality, application nito sa buhay natin. Sa gospel, marami kang pwedeng sabihin. Number one, may four apostle na matay ni sa ilan na lang. Unang bina dyan, si St. Thomas. Si St. Thomas, wala siya noong nagpakita si Lord. Tapos pinag-uusapan po siya at yung kanyang pagdududa sa kanyang pananampalataya, just like us. Some of us are doubting, why God did not answer my prayer? Why me? Sakit na cancer. Why us, our family, the lowest business? Bakit nagsisimba naman ako? Bakit pinamalas ang aking anak o aking mister? Yung pong tanong, ito, mas is tanong din po natin ngayon. 2,000 years ago, he was asking, totoo bang nabuhay si Christ? I doubt. Pero the Lord is so merciful dahil hindi niya dinenay yung kanyang mercy kay Thomas. Nagpakita po siya. Yung pagpapakita niya is a first act of God's mercy na magpakita sa'yo. Just like si sister o si St. Faustina. Grow up. Move up. Because I will never leave you. And that is the greatest act of mercy the Lord has done on this Divine Mercy Sunday. Let us give the Lord a big hand. Sumasampalataya.